Hi, good day mga kadarling. Ito, mga kabonsai din at gagawa tayo ng marketing sa ating tamarind bonsai material. Yan. Gagawa tayo mga marketing natin ito. Gumarkot. Hihiwa tayo ng isang pulgada. Tapos babalatan natin yan. Tapos kakayasin natin ang gusto yan para maalis talaga yung balat. Ngayon, bubukahin natin to para medyo mabilis ang kanyang pag-ugat. Tapos lalagyan natin ito ng natural rooting hormone, itong aloe vera. Pahira natin. Natin ng plastic. Ayan, ang gagamitin natin na ugatan niya ay binistay na buhangin o tinatawag nila na river sand. So, binasa ko na to.
Ngayon, babasahin na muna natin ang tubig bago natin balutin. Dalian. Ito, pagdidiligan every other day. Tapos babarutin natin ito ng ako kasi ang tindi ng init dito para hindi siya basta-basta matuyo. Ayan, kukunin na natin ito ang lagariin natin. Ito ngayon ang tinatawag na success story nitong ating ginawang marketing. Pakikita ko sa inyo. Ito naman, pagka nagkaugat na yan, pwede uling palakihin ang plastic tulad ng ginawa ko rito. Nilakihan ko ng plastic to kasi makapal na yung ugat. Ayan. Ano siya, 4 months magmula nung siya ay minarkot. Ano, kapal na ng ugat. Ayan, puputulin na natin yan para i-transplant. Ayan, oh. Dami ng ugat, 4 months. Ngayon, maganda na rin ang forma niya. Meron na siyang tinatawag na Pierce branch. Ito, pag nabuhay na ng gusto, igagrap po ito dito. Itong sanga na ito. Ayan, ganda na ng forma. Oh, mga kabonsai, ito ngayon yung ating mga minarkot. Ayan, oh. Mga 3 buwan na yung mga yan. Sa tag-ulan, haharvestin ko na yan kasi para siguradong buhay. At ito, iriripat na namin. Ito mga kabonsai, iriripat natin yung minarkot nating bonsai material na tamarin, sampalok. Ito, nilagyan natin ang buhangin sa ilalim. Buhangin. Yan. Ang dami na yan talagang mga ugat. Kapal na, malalaki. Ayan o. Lalo dito. Ito, pwede natin katingin pa ito para bumaba. Pero bilang tukod, habang ano pa siya, hindi magulaw ang ilalim. Ayan o. Lagay muna natin yan dyan.
mo na. Ito. Ito natin ang buhangin. Ito naman yung 50% na buhangin saka loom soil. Dahil ito ay may ugat na, kailangan talaga may lupa. Ito guys, mga kabonsai, babawasan natin ang dahon para at mga sanga. Para hindi siya mapunta rito yung sustansya sa mga dahon at sanga. Para mabilis siyang makarecover. Ay, mga kabonsai, mga kadarling, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na to. At huwag niyong kalimutang i-hit ang bell para ma-notify kayo sa mga susunod natin video at sa mga updates nito. At maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa aking channel. Salamat mga kadarling. Ito, didiligan natin ng gusto. Update ko na lang kayo sa sunod nating mga video. Salamat guys. At kukulubin natin pala. Para sigurado 100% na mabuhay. Kasi baka nagalaw ang ugat at may naputol, makarecover ka agad. Maraming salamat sa inyong panonood.